Pag-vlog ng ganito na nagsasalita for a while, but I'm back. I'm here at sa aking Airbnb and ini-edit ko lang yung mga clips na nakuha kanina umaga. So hindi ako nagbigay ng any information about what's happening kanina sa vlog ko, pero ayun, I just had my boudoir photo shoot and I've been wanting to try this for a long time noon pa, pero wala lang akong confidence, pero naisip ko this time parang ito na yung I'm not getting any younger anymore. Syempre kung gusto kong gawin to, dapat gawin ko na noon pa sana, di ba? I mean, I'm not in my best shape right now, pero baka mamaya lumala pa in the long run. So sabi ko ngayon na, sige na. So luckily I found this boudoir photographer sa Instagram. So kakala ko kasi si Kylie Padilla and nagustuhan ko yung mga photos sa kanya. Tsaka madami siyang actually mga ibang theme na pwede mong pagpilian. And I only picked parang hindi siya yung pinaka full package na boudoir. So ayun, yun lang yung pinili ko kasi hindi ko pa din talaga alam kung kaya ko ba or what. Pero so far so good naman kanina. Ayun, comfortable naman ako habang ginagawa yung shoot. Very accommodating and sobrang galing din ni Kit. Kit yung pangalan niya eh. Kit nga ba yung pangalan niya? Pero yun, nakatawa lang. And it's memory yun talaga. Super duper nice memory na iti-treasure ko. So actually, gonna post one video later. Hinihintay ko lang yung time. Tapos, yun, the rest is, di ko alam kung kailan ko makukuha actually yung mga edited photos from her. Pero hopefully makuha ko yun bago ko umalis. Pero I think isi-send naman yun through Google Drive or whatnot. Pero yun, I'm so happy. And sana magustuhan din yung mga pictures. Hindi ako ganun ka-sexy. Pero yun eh, ito na yun eh. Ba't ka papalalampasan, di ba? But anyhow, I'm actually drinking soju pa patulog for tonight. Yun lang ang plans ko tonight and then tomorrow. Papaayos ako ng buhok actually. Actually, tuwang-tuwa nga sila sa buhok ko kasi ang ganda daw ng kulay. Pero gusto ko magpagupit and I want to go a little bit lighter. As you can see, medyo brown na siya before kasi medyo ashy siya. So gusto ko bumalik dun sa ashy na shade. So ayun, sana magawa nila bukas. Medyo natatako din ako kasi baka may ma-murder nila yung buhok ko. Pero yun na yung gagawin ko bukas. And then I don't know yet kung ano pang plan. Pero Thursday, Friday, nakikita kami ng mga college friends. So actually, last night, I was with Mane. Si Mane is friend ko from college din. I'm not sure kung naalala niyo siya before sa mga vlogs ko, kung nasama ko siya or kasama ko siya doon. Pero, ayun. Nakita ko sila again this Friday and Saturday. So, yeah. I'll update you guys soon. Good night. Next morning. Good morning, guys. And lalabas tayo ngayon. Hindi ko lang kung pangilang araw ko na dito. Pero, this is my outfit of the day. Simple lang. Wala akong vest. Yun, nakikita. Black shorts. Ayan. Simple lang kasi mainit naman talaga dito sa Pilipinas. But, this is our makeup. Ayan. Siyempre, di ko alam gamitin yung ano, diba? Pocket trick ko. Ayan. There we go. So, papagawa ko ng buhok. Actually, nagdadalisip nga ako, diba? Sabi ko kahapon. Pero, gusto ko na magpagupit. Sobrang haba niya na kasi. So, yun, meron ako nakitang salon sa Makati. So, doon tayo pupunta. Late na nga ako. Dapat appointment ko 10 o'clock eh. Pero, at ning kaabot naman ako. Yan, let's go! Thank you.
morning. Good morning, guys. Welcome to another vlog. Hindi ako napag-end na vlog kagabi, pero sobrang saya. Meron naman ako mga clips na nakuha, although hindi siya pang YouTube, puro pang Instagram stories lang. Pero today, ito meron akong mukbang ngayon, ang ganap ko. Tokyo-Tokyo, wala kasi Tokyo-Tokyo sa amin. So ito yung mga in-order ko. So meron tayong beef misono, meron tayong katsu, and then tempura. Nakakatawa lang kasi doon sa picture sa Grab. Ang laki nung parang ang laki nung serving ng katsu, tapos ang konti lang pala. Tapos of course, red iced tea. Let's eat. Okay guys, nag-aayos na ako ng mga maleta ko kasi yung mga bilil ko, mga ibang damit, ilalagay ko na sa luggage para hindi siya kalat-kalat. And may isang araw, dumaan ako ng Uniqlo, hindi ko lang talaga na-vlog. Pero honestly, yung mga dala ko na shorts, hindi ko nakasya. Nakakaya. Grabe. Hindi ko nag-gain ako ng sobrang weight ng isang linggo na nandito ako. So, bumili ako ng mga shorts na pwede kong gamitin kasi shorts lang naman talaga ako palagi. So, nabili ko itong skirt sa Uniqlo. Ang cute niya. So, skirt is skirt na short. So, sa likod, may kita mo na short siya. Pero sa harap, is skirt siya. So, XL yung size na kinuha ko. Maganda dito kasi may garter siya. So, diba? So, kahit lumamon ka dyan, is marami pang space. Ano pala ito? 1,290 yung price niya. So, bumili ako nito kasi wala akong ganito na plaid na design. Meron din akong, of course, black. Automatic yan. Gusto ko palaging may black ako na shorts. And actually, ito, lalabas ko to kasi magagamit ko to. Ito, meron ba akong white na top? Ayan. Kasi, grabe yung, ano bang shorts yun? I think yung Abercrombie na shorts ko. Hindi ko nakasya, nakakainis. So, bumili rin ako nitong bag kasi, di ba magkukoron nga kami? So, ito yung gagamitin kong bag sakaling gumala kami doon. I'm not sure kung ano pang plano namin. Pero ang cute, di ba? Pwede siyang body bag or shoulder bag, cross body bag, perfect siya for summer or beach. Bumili rin ako ng shirt. Wala akong kulay na ganitong shirt. So, bumili ako. Ito lang yung regular nila na crew neck short sleeve na t-shirt. $5.90 siya. I think same price lang din sa States. Bumili rin ako ng isa pang shirt. Yung mga pang bahay lang na shirt na pwedeng gamitin din dito pag nag-lounge lang ako sa sa bahay, sa Airbnb. Ayan, XL yung kinuha ko pala na size. Ito medyo, crop. Ayan, kung makikita nyo. And then, dahil na magbabagyo kami ng Sunday, wala akong masyadong dalang long sleeves kasi nga malaki, bulky, at saka mabigat sa maleta. So, ayan, bumili ako nitong pink lang na ibang tawag dito. Crew neck long sleeve. Ayan, na pink. Pati kong cute sak nung sakto kasi malapit na ang Valentine's. Tapos, dumaan din ako ng SM department store kahapon. Di ba sabi ko, naghanap ako ng slacks. So, pakita ko sa inyo yung mga binili ko. And then, nung isang araw, dumaan din ako sa Charles & Keith. Kasi, wala nga kaming store nun sa States. So, dito meron kayo. Ang dami yung store kung saan-saan. So, pakita ko sa inyo. Start muna natin yung binili ko sa Charles & Keith. Kasi gusto ko talaga yung style ng Charles & Keith. Basta ang ganda pa ito sa inyo. So, ito nagamit ko na siya ng isang araw. Siyempre, may tayo ng bag. Pwede siyang crossbody na ganyan, pero may kasama din siyang shoulder bag na strap. Hindi ako masyado nag-shoulder bag, pero yung kapag lang, depende sa okasyon, depende din sa lakad, ganyan, depende sa outfit. Pero most of the time, puro crossbody bag gamit ko. So, may black din na ganito. Actually, online, ang dami nilang selection ng iba't ibang kulay. Ang gulo ng buko. Ayan. So, ito. Ang ganda, diba? Tsaka wala akong white na bag. So, ito. Ang ganda, diba? So, mayroon din siyang pocket sa likod. Ganyan nalagyan ng cellphone. Ang ganda. Ginamit ko siya ng isang araw. Punta kami sa podium. And then, isa pang bag. Teka, may resibo ba? Tingnan ko ha. Di ako sure kung resibo. Ito ba yun? Wala kasing may price pa ba? Wala nang price Hindi ko lang kung itong isa meron. Pero I think kumabot ako ng
200, I think. $10,997 yung nagastos ko dito sa tatlong items na to. Yeah, so kumbaga parang nasa $200. Tama ba? More than 200,000. More than $200. So next bag is another summer bag. Wala ako masyadong summer bag. Kung makikita nyo, ang bag ko lang talaga na kulay na gusto is black lang talaga. As in, kasi diba black, anything goes with it. So this time, gusto ko ng something new. Cute! Diba? Yun, wala lang. Wala rin ako ganitong style ng bag. So yung para siya buksan is iniikot na ganun. Ayan. Cute, diba? So pwede mo siyang gawin ganyan lang, handbag. Pero may kasama din siyang crossbody na strap na bag. And ang cute pa kasi may kasama siyang pouch. Diba? Ang cute. May extra pouch pa. Walang price. Walang price, sayang. Pero sobrang cute, diba? Kasya din yung cellphone, wallet, at saka camera. Ayan. And then, ang last na binili ko is this one. This is a wallet. Usually, kapag bumibili ako ng purse, gusto ko may terno talaga na wallet. Ewan ko may basta, nilig ako sa mga terno. So, bumili ako ng wallet. Ang cute, di ba? Terno siya. Dito. Di ba? Sobrang cute. Ayan. Ayan lang. Simpleng wallet lang siya na may coin purse dito, may card holder dito, at saka dito sa side. Pero meron ding nalagyan na ng pera dito. Actually, hindi ko alam kung kasha dito yung pera. Baka kailangan kong i-fold. But anywho, I love it. Super cute. And yun nga, wala akong Charles & Keith na bag. So, feeling ko palagi ako ang papabili. Kasi sobrang affordable, sobrang mura. And at the same time, ang ganda ng quality. Gusto ko yung mga bag na ganito, yung smooth lang na leather. Ayoko yung, ang tawag doon, rough na leather. Hindi ko lang kung ang tawag. Pero, ayan, sobrang cute. Balik ko na siya sa loob ng... May kasama rin dust bag. Ayan, ha? Kita nyo. Pero sobrang naaliw ako talaga. Tapos, ang gusto ko kasi talaga ng bilhin, shoes. Unfortunately, sa sobrang lapad ng paa ko, wala akong kasya ng sapatos. Mayroon naman, pero hindi siya comfortable kasi ang lapad nga ng paa ko. Nakakainis. Wala silang wide sizes. So, yun. Sayang. Ay, ganda pa naman ng mga sandals nila. Yung ganun yung mga peg ko na sandals. Yung mga, matawag. Basta simple lang na design. Wala yung masyadong abubot and all. Yan. Hindi ko alam kung gagamitin ko itong bag na ito mamaya. So, tabi ko muna dito. Wallet. And then next is yung sa SM Department Store. Okay, so kahapon sa Department Store, sa SM, meron silang sale. Hindi ko alam kasi Chinese New Year yata. So, ang daming sale. So, pakita ko sa abang brand to. Krisha na brand. So, sabi ko sa inyo, mahilig ako sa mga terno, di ba? Parang feeling ko kasi kapag pag terno yung damit ko, parang feeling ko maayos yung buhay ko. Parang ganon. Alam niyo, basta. And personally, hindi ko alam kung napapansin niyo din yung style ko talaga sa pananamit is simple lang. And at the same time, parang, ang madidescribe ko, parang teacher. Parang ganon. Ewan ko ba, ganon lang yung mga gusto kong damit na simple lang. Parang kung paano magdamit yung teacher niyo, parang ganon. So ito, nabili ko tong terno na to. So hindi ko alam kung anong tawag dito sa ano na to, sa tela na to. Tweed? Tweed ba? Parang basta uso siya, sabi ni ate, dun sa, sa Krisha. Sabi niya, ay ma'am, uso po yan. Sabi niya, so syempre ako naman, di ba? O, ayun, na sales talk tayo. So, ayan, ano siya, para siyang, ano tawag dito? Pants? Na ganyan. Tapos meron siyang, belt, pero pwede mo naman tanggalin. Tapos, ang nakakatawa kasi, saktong-sakto siya sa legs ko. Yun yung nakakatawa kasi pag sa States, pag bumili ako ng ganito, pajama sa akin. Sobrang dragging sa floor yung yung pantalon. Pero ito, saktong-sakto lang. Kasi nga, diba, Asian size. Pag Asian size, saktong-sakto yung length sa akin. Ang problema is yung size niya talaga sa bewang. Kasi, diba, ang laki nga ng chan ko. So, ganun ko nahihirapan. Sakto sa length, pero sa chan, masikip. So, buti ito, garterized siya. Well, meron naman siyang botones, pero sa likod, garterized siya. Sobrang cute. And then, yung top niya is regular lang na shirt na ganyan. Ayan, very, talaga, very... Very teacher, very nanay. Ganun yung outfitan ko eh, no? Tapos, bumili din ako ng slacks. So, ang isa nga ng
Ngayon nahanap ko, di ba, kahapon isabi ko sa inyo is slacks kasi sa States nga ayun, sobrang haba ng length. Pero ito, hindi ko na siya kailangang paputulan. Yun yung nakakatawa, guys. Mag-akala ko magbabayad pa ako ng 150 kasi yung putol nakalagay doon. Alteration. So, ito, hindi ko na siya kailangang putulan. I love it. So, ang kinuha kong size dito is large. Yeah, large na black. Gusto ko sana kumuha ng ano eh, ng cream or beige. Pero meron pa akong beige na slacks sa ano, sa bahay. Tapos ang galing kasi nilalagay na nila sa ano, nilalagay na nila sa plastic. Ayan. At least, hindi na siya mahirap i-empake kung sakali. Ayan. Tapos nakakatawa pa kasi nabudol ako ni ate mag-apply ng SM Advantage card. Ayun ako. Pura lang naman, $200. Eh, $200. 200 peso. Nalilito pa din ako. Ito po, another same tela. Ayan, pink din. Pink din. Pink naman siya. This is 15999 pala. Size XL yung kinuha ko. Kasi ito, mga ganitong tela, walang stretch. So, ayan. O, diba? Very teacher yung outfitan ko. Pero ito, cute siyang eterna sa shorts. Eh, yun naman palagi din yung sinusuot ko. Shorts. Black na shorts or white na shorts, diba? Okay siya. Tapos, this one. Hindi po ibang brand. Women's World. This is romper. And perfect ko sa summer. Actually, baka pwede ko itong suotin dito. Nabang nandito pa ako. XL yung size na kinuha ko. So, romper lang siya na green. Ganyan, ayan sa likod. Maganda. Ayan. Ayan. Tapos mayroon siyang tinatali dito sa may bewang na ganyan. And this is 1199. Dibo. Actually, may blue nito at saka blue and ang tawag dito? Parang rust color. Ano matawag? Parang medyo orange na kulay. Ganun. Hindi ako makapag-decide kung anong tone ko. So, green na lang. Kasi wala din ako masyadong green na outfit. Okay, and then, meron pa akong dalawang bibiling slacks. So, this is from the brand Essentia. Essentia ba? So, slacks lang din na black. Pero ito, wala siyang butones. Parang hindi kagaya ng kanina. Pero, sobrang ganda ng stretch nito. Tsaka, saktong-sakto yung length niya. Oh my God. Bumili rin ako ng isa pang kulay. Ayan. Brown. And then, ang price nito is $1,799. XL yung kinuha kong size. Saktong-sakto lang talaga siya. Doon ako natuwa sa LinkedIn. Ang hirap kong humanap talaga ng mga slacks sa States. Kailangan ko pang putulan. Kung may petite sizes naman sila, parang mahaba pa din sa akin. So, ito, saktong-sakto lang. Ayan, kung babalik na tayo sa work or kahit ano lang. Basta gusto ko lang parang staple na kasi yung dapat sa closet mo meron kang black na slacks or kahit white or cream na slacks. Kasi kahit ano, pwede mong eterno dito. You can dress it up or dress it down. Yan, o diba? Kung ito, pwede kong terno dito, or dito, pwede kong terno dito. Tapos yung two-piece na binili ko, pwede din sa dalawang slacks. So, ayun, tawa ako. Actually, gusto ko pa nga mag-shopping. Sobra kasing ang gaganda ng mga styles sa SM Department Store. Pero hindi ko na sila kayang buhatin kasi ano, ako lang din mag-isa kahapon. Tapos piniisip ko din na bibit-bitin ko pa, mag-grab pa ako. And also, yun yung mga nabili ko. Tapos inabihes akong pabalik-balik sa fitting room kasi si ate lagay ng gamit sa cart. Ay, ma'am, sisukat mo to. Mukhang maganda sa'yo to. Galing. Eh ako, hindi ako magaling humindi. Sobrang hirap sa akin yung humindi. Minsan oo na lang ako kasi ayokong ma-disappoint yung tao. Yung parang ganun. Ayokong mag-isip sila ng kung ano, parang mas madali kung oo ka na lang, di ba? Isang pangat na trait ko. I can't say no. But anywho, mag-empake na rin ako kasi yun nga, sa Sunday, punta ko ng Baguio. I'm so excited. So yeah, be right back. Approximately 10 hours later. Okay guys, naka-ready na ako dahil in a while, meet ko ulit sila, Mark, yung kagabing kasama ko. Pero kasama naman si Mane at saka si Paola. I think kasama din ni Mane yung anak niya. And yung kakain lang kami and pinag-isipan namin kung anong gagawin namin next. Pero kasi may punta ako ng Baguio bukas. So, ayokong magpuyat. Baka ano lang, ewan ko, baka mag-karaoke. Siguro, hanap kami ng karaoke place. Pero yeah, pero this is my outfit. Ayan lang. Terno din to. Alam nyo na, terno. Tapos, ayun, hintay ko lang sila. Naghihintay lang kami actually kasi yung iba hindi pa naka-ready. Pero ayoko din kasi maghintay doon. Kaya, ayan, tignan ko kung papunta na siya. At punta na rin ako. Six. Girl. ML. Please. You're the liar. I'm the liar. Just smile for me.
Hindi na ako.